So the question is, class, no? Bakit tinawag na split type? Bakit split? What do you mean by split? Split type. Magkaiwalay po, sir. Magkaiwalay, di ba? Parang yung mag-girlfriend or yung mga nag-asawa, ay, nag-split na sila eh. Di ba? Kapag yung term na split ay may kaugnayan dun sa hiwalay, no? Sa units na hiwalay. Di ba? So, ano yung magkahiwalay dyan? Ano yung magkahiwalay dyan sa klase ng aircon na yan? Yung condenser po, tsaka... Tsaka? Yung evaporator po, tapos condenser. Saan nilalagay normally yung evaporator? Sa loob ba ng bahay o sa labas? Ay. Ha? Sa loob, di ba? Tapos yung condenser kasi nagbubugay ng ano eh, ng mainit na hangin pag na pinugahan ng fan or blower sa labas. No? Kaya split type, ilang naman ang ibig sabihin nun, no? So pag yung mga split type, medyo malalaki na yun yung tonelada, no? Halimbawa, mga 1.5 to 2.5, no? Tanner. Ton of refrigeration na yun, no? Ton. Diba, alam natin is 1 ton of refrigeration is ano yun? 3.516 kilowatts. O hindi yan na bigat, no, kundi capacity ng refrigeration, no. Ito yung tinatawag na indoor unit, tinatawag din siya na FCU. Kung nakita niyo sa mga building, ano, bakit FCU ang tinawag? Ano yung FCU? Fan coil or fan cooling. Fan coil unit po. Oh, fan coil or cooling, no? Coil units, coil, no? Kasi coil naman talaga yan, di ba? Evaporator coil, di ba? Cooling coil. So, sa commercial, FCU. Kasi nakakatakot naman tawaging evaporator, no? Parang makina na kung anong gagawin, di ba? Evaporator. No? So, fan coil or fan cooling units, okay na. Sa outdoor, condenser yan. Alam mo na condenser yan. Ha? So, i-transfer niya yung heat to the outdoor kasi meron naman siyang mga may fan or blower sa loob. Di ba? Yan. Okay? So, ano yung mga parts niya? Drain line, refrigerant line, tsaka electric line. Drain kasi lalabas na yung ano eh. Yung tubig, no? The drain. Tapos yung, ano pa isa? Refrigerant line. Siyempre, yung pinagdadaanan ng refrigerant. Tapos electric line, yung mga dadaan ng wiring, no? So, ito, no? Ang nasa labas ay outdoor unit condenser. Ang nasa loob, indoor unit ay evaporate. So, yun lang naman yung mahalaga sa split type, no? So, ano pang mahalaga dito na kailangan nating ano? Ano ba ang mas matipid? Ano ba yung matipid dyan? Yung box type o yung window type? Ano daw? Ano daw yung mas matipid? Alam niyo ba yung split type? No, mas matipid yan kung long term. Diba? Kung laging naka-on, matagal naka-on, mas okay ito, no? Split type. No? Kasi ginagamitan din yan ng technology. Anong technology?
Inverter ba, sir? Oh, ano ba, paano ba gumagana inverter? Yung pinaka ano lang summary. Kasi karamihan ngayon ng ano, ng split type inverter na, inverter technology. Ano bang ginagawa nito inverter na to? Ano pang ini-invert niya? Yung ginagawa po bang DC to AC? DC to AC? Hindi. Ibang-ibang inverter yun, ha? Yung inverter na sinasabi mo is yung sa ano yun, sa kuryente. Ito, yung inverter dito ay yung sa frequency. O, huwag mali dito, ha? Sinasabi mo kasi, pag sinabing inverter from, ano yun, from DC to AC, di ba? Pag AC to DC, rectifier, no? Bridge rectifier. Kaya sa ginagamit yung mga inverter na binabalik sa AC, doon sa mga solar, kukuha siya ng solar energy, 12 or 24 volts. E di mahina lang yan, di ba? Wala namang appliances na 24 volts, di ba? Or 12 volts. So, ano lang yan, di ba? Mga bumbilya lang na maliliit. So, ang gagawin mo dito, i-amplify mo, di ba? Gagawin mo siyang mataas, pero babaguhin mo rin kanyang current, no? From DC, gagawin mo siyang alternating current, no? So, ano ba yung DC? Yung diretso lang yan, eh. Di ba? 0 to 5, 0 to 12. Itong AC, yan yung dumadaan sa sinusoidal wave, no? Hanapin mo yung frequency, which is sa Pilipinas, 60 Hz, di ba? So, ito yung isang ano. Ito yung isang interpretation ng inverter. Ang sinasabi naman dito na inverter is yung frequency. Inverter. Anong natutuwa natin dito? Ito yung normally pag nagbabago ka ng motor, no, speed, you're going to change the speed of the motor by design or construction. Paano yun, no? Di ba yung synchronous speed is ano, 120 f over p? Naintindihan ba yung formula? Halimbawa, paano ka makakuha ka ng ano, makakuha ka ng 3600 rpm or 1,800. Kasi, you are adjusting based on the number of poles. Alam mo ba yung pole? Ba ito yung motor? Yung nasa labas, yun yung... Sir, excuse po. Ah. Sir, excuse po. Wala po yatang naka-present po. Ah, wala ba? Sandali. Hindi ko ba na-present? Sorry ah. Ito, sorry ah. Ito, thank you. Eh, may nakikita na? Class? Saan pa po, ano po, black pa rin po yung, ay, ayan po, okay na po. May delay lang po. Okay, may delay lang kasi. Ang sinasabi natin ay yung technology ng frequency inverter, hindi yung inverter na ine-invert natin yung current from DC, di ba? Inverter din yun, no? Pero ibang ano rin yun. No? Ibang disiplina, ibang kwento yun, no? Ang sinasabi natin inverter dito ay frequency inverter. Normally, yung babaguhin mo ay pole, di ba? Ano yung pole?
yung kinakapitan ng kuryente pag nagre-rewind ka, no? Nag-winding ka. Ito, four poles, di ba? Matinan mo ito. 120 times sa Pilipinas, 60 over 4. 120 divided by 4. 30 times 60, 1,800 or 1,800, di ba? Paano mo papabilisan yan? Kasi yung speed ay inversely proportional sa pole, di ba? Tataas yung speed, babaan mo yung number of pole. Pababaan nga natin. Sabi natin, dalawa lang yung pole at constant frequency. Siyempre, pag bumaba yung denominator mo, mas lalaki yung ano, no, yung quotient. Di ba? Kasi hinati mo lang sa mas maliit eh. Pinandivide. So, 120 divided by 2. Ilan to? 60, di ba? 60 times 60, ilan? 3,600, no? Or 3,600. So, ang point natin dito, pwede mong baguhin yung bilis ng ikot ng motor sa number of poles by construction, no? By construction and design. No? Eh, hindi ka naman magbabago-bago ng ano, ng number, ano ba, ipapalitan mo ba lagi? O ito naman, pa-apat, dalawa, di ba? Or walo. Yan, hindi naman pwede yun, no? So, hahanap ka ng ibang parameters para mabago mo yung speed. Which among these parameters ang pwede mo pang baguhin? Sa formula na to, kasi ito, permanent yan, di ba? Pag bumili ka, apat yung pole. Apat lang talaga yan. Kung dalawa, dalawa, no? So, ipermanente mo to yung pole by construction, ito ang babaguhin mo. Yung frequency. Kaya tinawag siya na frequency inverter. Paano umaano yun sa motor? Paano nag-a-apply sa motor yun? So, nag-a-apply yun sa motor, kung depende sa load, di ba? Yung heat load mo, di ba? Pag marami, di ba? Maraming tao, mga appliances, malaki yung load, magtatrabaho yung motor, di ba? Kasi yung motor, yun naman nagpapatakbo ng compressor, di ba? May motor dyan, ito yung compressor. Okay? Pero pag wala na yung dami ng load, halimbawa, konti na lang yung mga tao, ano mangyari? Hindi to hihinto. Iba kasi humihinto, di ba? Mas matrabaho yon, tsaka mas mahal, on-off. Hindi siya mag-off, kundi bababa lang yung trabaho niya, no? Bababa lang yung speed niya, hanggang i-maintain niya na for this heat load, etong load na to, ang kailangan lang ay ganitong speed. At yun ang ibigay ng motor. Papatakbuhin niya yung compressor. Diba? Siyempre, less lang yung refrigerant. Na kasi kasabay ng variable frequency drive or yung inverter, meron ding, ano pa yung sinabi natin, ano? VRF? Variable, ano ba yan? Refrigerant flow. Variable refrigerant volume. No? VRV. Saka VRF. No? Ibig sabihin, pag binago mo yung mga tubo, mga diameters, daw, makokontrol mo yung flow ng refrigerant. At the same time, meron ka rin namang kinokontrol sa ano, no, sa heat load, no. Kung ano yung dami ng load mo, yun ang ibibigay nito na speed na pangtrabaho ng compressor, no. Kaya tinawag na inverter technology. So hindi lang 'to ginagamit sa aircon, no? Lahat ng may umiikot, lahat ng pinapatakbo ng motor, ano yun? Yung inverter. Di ba nakikita nyo sa washing machine? Inverter technology. So, washing machine. Di ba? So, sa mga dryer ng damit, ha? Tapos sa aircon. Tapos sa refrigerator. Di ba? So, lahat ng may ginagamitan ng motor, at yung motor pinapagana niya yung compressor, no? So ano ang binabago sa inverter drive? Inverter technology, ano binabago? Yung ano? Ano yung binabago? Ano yung focus ng inverter?
binabago niya yung speed through frequency. Diba? So kung marami yung load, mas mabilis kasi mas marami siyang gagawin na compressor work. Pero pag bumaba yung load, o bababa din siya. Bababa din yung ikot ng motor, no? So thereby nakakatipid ka. Kasi pag maliit yung load, maliit lang yung ikot, maliit lang yung konsumo. Hindi ka tulad dati, konsumo ka ng konsumo kahit walang tao, 'di ba? Pinapalamig mo kahit walang tao, ang lamig-lamig. 'Di ba? Pag maraming tao, mas lalo mong bibilisan para magtrabaho yung motor. Okay? So yun lang yun, hindi na natin babasahin tong tong mga working principle, 'di ba? Alam naman natin 'yan, 'di ba? Pwede ba nating i-identify to class? Ano tong itim na to? Ano tong itim na to, Danica? Sir, nasa pa rin po. Late po yung slide po. Yung... Alin? Wala pa po dun sa slide na tinuturo niyo po. Pasensya na kasi phone ko yung gamit ko eh. Phone lang dahil data lang. Yan, meron na. Dumating na. Wala pa po. Yung drawing niyo pa rin po yung sa kanina. Hindi yata kinakaya ng akin. Kasi bumibitaw yung ano ng bulso eh. Ayan, meron na. Meron na ba? Ayan po. Sa may compressor po. Ayan, kararating lang. Parts. Ayan, nakita na? Nakita ba? So, etong itim, nakikita ba to? Yung may naka... Ayan. Opo, yung nakaguhit po na rin. Ah, oh, yung paligid. Oh. Ito, compressor 'yan, no? Ano pa? Ito ano to? Yung itim. Filter, dryer. Ito yung accumulator, no? Yan nilalagay yung refrigerant mo, accumulator. No? Ito mga valve, no? Yung isa ay suction, tsaka yung isa ay charge. No? Ito yung control unit. Diba? Control unit yan. Ito yung coil dito ay yung evaporator coil. Diba? Or FCU. Sa may likod o yung nakahiwalay, no? Yung nakahiwalay sa likod ng bahay nilalagay, yun yung condenser. No? Condenser. Ito, evaporator. So, yun din yun, ang mga parts. Kung ikaw ay nasa outdoor, ang tawag dun sa coil na yun ay condenser coil. Ah, condenser coil. Tapos meron din tayong parts na fan. Ito na, fan. Doon sa labas. Bakit yan? Kasi humihigop yan ng hangin, tapos ilalabas niya rin, di ba? Bakit siya humihigop? Para pampalamig. Di ba? Para niya, palamigin yung tubo. Eto, anong parts to, class? Makikita ba? Danica? Apo. Anong part yan? Sa may capillary tube po. Capillary tube, no? Pag maliit, pag maliit lang ang application, capillary tube. Pag malaki, thermo expansion valve kasi nagdedepende na sa temperature, no? Ng refrigerant. Diba? Nagiging more sophisticated, no? Ito ay evaporator coil, no? Kaya nga tinatawag din siya na FCU, fan coil o fan cooling units.
Yan ang ilalagay mo dyan sa wall, di ba? Tapos may ano, may blower, ibubuga niya, no? Para malamig, no? Malamig ang inilalabas. Pero unang-una, humigop muna yan, no? Humigop muna yan ng mainit. Hindi na totoo nun. Ano to? Meron siyang filter. Na bakit kailan ng filter? Para ma-filter yung mga dumi-dumi, mga alikabok. Ba? Kasi pag hindi mo filter yan, eh di ba humihigop nga yung evaporator? Humihigop siya ng mga hangin. At yung hangin may particulates na madumi. Mga dust. Di ba? Kung mag-accumulate siya sa mga tubo ng evaporator o maapektuhan yung heat transfer, no? Instead na maganda yung heat transfer, no? Nababalot ng alikabok. Okay? Kaya kailangan na periodic or frequent na paglilinis, no? Nung nag-aral ako sa ng actual na air conditioning, no? Ng NC3, lagi kami naglinis sa araw-araw. Ililinis namin yung yung ganyang gadget, no? Na filter. Ito ay blower, no, o fan dito sa ano, sa evaporator, no. Ito ay circular type. Maliit lang. Depende sa unit ng no? Ito, ano ba to? Meron dong mga pipe, drain pipe, bucket. Nilalagyan natin ang drain pipe para yung mga tubig na nanggaling sa hangin or sa moisture, di ba? Kasi lahat naman is may lahat ng hangin ay may moisture, no? Content or water content. Na pag dumating siya sa tinatawag na DPT, ano yung DPT? Dew point temperature. Pag ang kanyang temperature ay sagad na, ibig sabihin nandito ka na, nakarating ka na rito. Dito yung 100% relative humidity. Diba? Ang nangyari dyan, mag-equal yung dry bulb tsaka wet bulb. Pero dun sa dew point, pag na-reach niya yung dew point, na siya, na kasi saturated na siya, no? Magiging tubig na siya, hindi na siya kayang i-hold. No? So, ganun. Ito yung grupo na gumawa, no? Inadapt ko lang kaninang umaga. So yung split type, ito yung mga ano. Yung mga parts, no, na 'di ba tinalakay natin to kanina, so ito ay mga fins, no, lower or fin louver. Yung mga dinadaanan niya na nagsasara, nagbubukas, nagko-control ng flow ay louver ang tawag doon. So ito naman ay supply and return air grills, no. May mga grills para lang makapag-filter, no. May grills, alam niyo na. Control panel o control unit, nandoon siya sa ano, sa fan cooled units or sa evaporator, pero dahil normally nilalagay yan sa taas, di ba, taas ng dingding, taas ng mga aparador, or anywhere here sa mataas. Kaya hindi ka na, ano, aabot dyan, no? Hindi ka na pupumilit na mag-control dyan. Meron ka namang, ano, sa pag-control ng temperature tsaka mga humidity, meron? Remote control, di ba? So may remote control ka naman. So dito may mga klase ng type of split ay parang multi, no? Multi, tawag dito multi split air conditioning, no? So, isa lang naman yung condenser, pero pwede naman siyang maging parallel tong mga fan cooled units, no? Ganyan. Ano pa? So, ito nga, no? Pwedeng single tsaka pwedeng multiple.
May mga disadvantage din kasi pag ganito, no? Na nakahiwalay tapos mataas yung technology, no? May mga disadvantage din. Pero ang advantage nito, mas matipid. Kasi pag mas matagal mong ginagamit yung inverter technology ka, nakakatipid ka kaysa yung patay-sindi, no? Kasi bakit pa tumataas yung kuryente na konsumo kung patay-sindi? Kasi nga, may high inrush current, no? Pag sinindihan mo yung motor, tatadyak yan o pisisipa. Ang tawag nila doon ay high inrush current, no? Mga split seconds lang yan, mga 1 to 3 seconds. Tapos aabot siya ng 6 ampere, 7 to 8. Diba? Tapos magiging normalized na siya, mga 3 ampere, mga 2. Maganda ba yung, ano, yung split type? Oh, attractive yun. Kasi yun lang nakikita mo, yung, ano, yung fan-cooled units, eh, no? Parang sinabit mo lang dyan na gadget or TV. No? Kasi ang nasa labas ay yung, ano, no? Yung motor, yung compressor, sensor. Okay? Energy efficient kasi pag long-term na gagamitin mo, di ba, dun ka makakabawi. Pero kung isa-isa lang na ano, na, di ba, mag-box type ka na lang, di ba? No, pero kung pang matagalan, no, gusto mong palamigin yung buong kwarto mo or yung sala, no, pwede yan. Versatility means marami kang pwedeng gamitan, no, versatile, okay? So, I think yun na lang ang ano, no, tapos na to kasi ito na yung pangalan ng grupo, eh, group 2. So, yun lang muna ang ating ano, no? Ay, ito pala, disadvantage. Bumalik tayo sa disadvantage. Mas mahal, no? Hamak na mahal tong ano, tong pinakamura niya is 18, eh. 18,000 to 20, 30, no? Mga 20, 25. Iba pa yung installation cost, ha? Per 10 meters o 10 feet yata ay libre, no? Ay, di, ibig sabihin, 10 feet, meron siyang ano, no? Pag 10 feet yung distance, meron na siyang presyo lang, no? Kung 5,000 o 3,000, no? Pag lumampas ka pa doon, malayo, another charge na naman, no? So, that is pricey. Then, outside noise, no? Especially, madaling mag-ingay ang mga, ano, yung mga split type, no? Pag hindi na bago o may problema sa bearing, no? Tapos, installation, kasi mas complicated, no? Yung box, tsaka window type, eh. Pagkabili mo lang, lagay mo lang dyan sa space, tapos, saksak mo, no? Pero ito ang dami nitong mga kino-consider na mga ano, no, yung stability ng unit, tapos maraming wiring, maraming tubo, no? Although pag nilagay mo, hindi siya maraming tubo nakikita kasi nasa likod yung ano eh, no, yung binutasan, no? Papadaanin mo lang yung sa kuryente, yung sa ano, yung sa mga iba pa, no, yung sa mga pag-insulation tsaka yung mga kuryente lang yung mga tubo. Okay? So, may tanong ba, class? May tanong ba? I think wala na, no? So, discard na natin to.